My husband a legendary man. Kabanata 146, ang brutal na nobyo. Well, ang kamalasan ng kagandahan. Sa masayang vibe, tumaas at kumupas ang ilang lihim na maliit na usapan. Karamihan sa mga tao ay nag-cheer para sa kasal, lalo na ang mga malapit na relasyon kay Yuanba. Tuwang-tuwa silang nasaksihan ang kanilang kuya na ikinasal sa isang magandang babae. Para naman sa pamilya ni Nazia at Huang, ang kanilang pananabik at kasiyahan ay patuloy na tumitindi habang tinatamasa nila ang kawalan ng pag-asa at kalungkutan sa mukha ni Jenny. Ang mas kapaspalad Jenny winded up pagiging, mas natutuwa sila. Para naman sa mga nakaupo sa unahan, itong Beauty and the Beast na nangyayari sa katotohanan ay walang kinalaman sa kanila. Nandito lang sila para magsaya, nagtatawanan at naghihintay ng mas drama. Naawa kay Jenny ang ilang audience. Alam nilang lahat ang pabago-bagong disposisyon at kalupitan ni Yuanba. Para kay Jenny, walang mas masahol pa sa pag-aasawa kay Yuanba. Dahan-dahang umakyat si Jenny sa stage habang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Nang makitang paparating na si Jenny, agad na bumaling si Yuanba sa host at sinabing, "Ngayon putulin mo na ang kalokohan at pumunta sa punto kung ayaw mo ng gulo." Ang pagtakbo sa isang lalaking ikakasal na tulad ni Yuanba ay iniwan ng host na walang pagpipilian kundi laktawan ng halos lahat ng tradisyonal na pamamaraan. Pagkatapos ay time niyang tinanong si Yuanba, "Mr. Yuanba Zhu, kinukuha mo ba si Jenny Zia para sa iyong legal na kasal na asawa? Mamahalin, pararangalan, aaliwin, at pahahalagahan mo ba siya mula sa araw na ito, pababayaan ang lahat ng iba, iingatan lamang siya habang nabubuhay kayong dalawa." Sumagot si Yuanba ng walang dalawang isip, "Oo, oo." Ang mga silver spoon dudes at mga kababaihan ay nagsimulang magsaya at magsipalakpak nang marinig ang kanyang mga salita. "Miss Jenny Zia, kinukuha mo ba si Yuanba Zhu para sa iyong legal na kasal na asawa? Mamahalin, pararangalan, aaliwin, at pahahalagahan mo ba siya mula sa araw na ito, pababayaan ang lahat ng iba, mananatili lamang sa kanya habang nabubuhay kayong dalawa." Nangangahas na huwag mag-aksaya ng oras, tanong ng host kay Jenny. Naramdaman ni Jenny na parang may bamara sa kanyang lalamunan. She was still trying to deny the reality kahit alam niyang oo lang ang sagot niya. Ngunit ang pagsasabi nito ay napakahirap para sa kanya. Nagsimulang manginig ang host sa malamig na pawis nang mapansin ang pananahimik ni Jenny. Muli siyang nagtanong, "Miss Jenny, pwede ba?" Kaya't bago pa niya matapos ang kanyang tanong, hinawakan siya ni Yuanba sa balikat at nanumpa, "Sinasayang mo ang oras ko." Bang! Sa isang fling ay inihagis ang host sa hangin at tumama ang mukha sa lupa. Natutuwa ang mga tao kung paano ginulo ni Yuanba ang kabanalan ng kasal at pinagsabihan ng host ng hindi maganda, ngunit ang katanyagan ni Yuanba ay agad na pumasok sa kanilang isipan pagkatapos makitang inihagis niya ang host, ang pinakamahalagang tao sa isang kasal, hanggang sa salupa. Hindi siya dapat masaktan ng sinuman, kahit kaunti. Ang ingay sa stadium ay napalitan ng kompletong katahimikan, walang nang ahas na gumawa ng tunog. Nang walang pakialam sa reaksyon ng ibang tao matapos itapon ang host, nababalisan niyang sinabi kay Jenny, "Will you marry me?" Ang kanyang mukha ay naging mabigat dahil ang kanyang pasensya ay nauubos na siya rin ang ikinagalit niya. Sa takot sa kanyang galit, hindi nanganganib si Jenny na pagalitin siya. Sa kalaunan, ibinuka niya ang kanyang bibig ng buong hirap, handang magbigay ng oo. "Hindi." Isang biglang boses ang lumabas sa kung saan, umaalingongaw sa stadium. "My husband a legendary man." Kabanata 147, lumitaw ang ama ni Jenny Zia. Tahimik ang wedding hall na halos narinig ng lahat ang sinabi niya. Sinabi niya, "Hindi, siya ay hindi magpapakasal sa iyo." Pagkatapos ng mga salita, dalawang lalaki ang naglakad ng may paghakbang papunta sa bulwagan. Sino sila? Paano sila magkakaroon ng lakas ng loob na tumutol sa kasal ni Yuanba Zhu? Nagtataka ako. Hindi ba sila natatakot na durugan ng demonyong si Yuanba? I can tell from their momentum, they must be capable. Gaano man sila kakaya, hindi nila kayang makipagkompetensya sa Family Zhu, hindi ba? Oo, halatang wala silang ideya kung gaano kalakas ang mga kalaban nila. Ito ang kanilang kamatayan. Pagkatapos lumitaw ang dalawa, nagsimulang mag-usap ang mga tao tungkol sa kanilang tapang, na hindi kapani-paniwala. Ang dalawang lalaking ito ay si Ching Ji Zia, ang ama ni Jenny Zia at ng kanyang lalaking si Ziki Yang Hua. Para sa karamihan ng mga bisita sa eksena, hindi pamilyar sa kanila ang mga mukha ni na Ching Ji at Ziki Yang. Hindi nila alam kung sino sila, syempre hindi nila malalaman kung bakit ititigil ng dalawa ang kasal. Nang pumasok si Ching Ji sa bulwagan, nakilala siya ng mga tao mula sa pamilya Zia at pamilya Huang. Laking gulat nila, lalo na ang mga taga-family Zia, mukhang takot na takot sila na parang nakakita ng multo. Kahit na ang matandang babae ay natakot, sumigaw siya sa gulat, "Hindi ba siya ang aking anak Kang Zi? Siya ay. Ngunit hindi ba patay na si Ching Ji? Paano siya nabuhay muli? Ano ba ang nangyayari?
ang hitsura ni Qingji ay bumulaga sa lahat ng tao mula sa pamilya Zia. Hindi nila inaasahan na muling mabubuhay si Qingji at lilito dito nang walang senyales. Sino ka? How dare you destroy Mr. Ju's wedding? Gusto mo na bang mamatay? Pinagalitan ni Yiming Fan. Nang makitang naglalakad si Qingji patungo sa entablado, nagmamadaling lumabas si Yiming at humarang sa kanyang daanan. Umakto si Qingji na parang hindi niya narinig ang sinabi ni Yiming. Hindi na lang niya pinansin si Yiming at humakbang papunta sa stage. Inis na sigaw ni Yiming, humihingi ka. Pagkatapos ay sinuntok niya si Qingji ng walang awa. Pang! Hindi man lang umabot kay Qingji ang kamao ni Yiming. Biglang kumilos si Zikiang na nakatayo sa likod ni Qingji. Sinugod niya si Yiming at sinuntok ito pabalik sa isang iglap. Lahat ng tao ay namangha. Dumiretso si Qingji sa stage. Nang makitang buhay na buhay ang kanyang asawa, hindi na magiging mas masaya si Guilan Huang. Napuno siya ng kagalakan, pumunta siya sa Qingji anuman ang opinyon ng iba. Niyakap niya ito at tuwang-tuwa na sumigaw, Qingji, ikaw ba yan? Hindi ka patay. Napakasaya na nakabalika. Sa sobrang tuwa ni Guilan ay napaluha siya. Sa sandaling ito, walang salita ang makakapaglarawan sa kanyang nararamdaman. Nabuhay muli ang kanyang asawa na matagal nang patay. Si Qingji ay palaging ang pinakamay kakayahang tao sa mata ni Guilan. Napakalakas niyang tao na maaasahan ni Guilan. Mula nang mamatay siya ilang taon na ang nakalilipas, nadama ni Guilan na wala nang pag-asa ang kanyang buhay. Wala nang lugar para manatili siya sa pamilya Zia. Sa mga taong ito, sila ng kanyang anak na babae ay talagang namuhay ng isang miserableng buhay. Ngayon, ang kanyang anak na babae ay magpapakasal pa nga sa isang demonyo. Gayunpaman, nagpakita si Qingji. Siyempre nagulat at natuwa si Guilan. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Tinapik ni Qingji ang likod ng kanyang asawa at seryosong sinabi, mag-uusap tayo mamaya sa bahay. Ngayon, haharapin ko ang problema ni Jenny. Nang marinig ito, binitawan ni Guilan ang kanyang mga kamay at sinabing, okay. Malaki. Naglakad si Qingji kay Jenny. Tinitigan niya ang kawawang anak at seryosong sinabi, huwag mong mali sa sarili mo. Kung ayaw mong pakasalan ang lalaki, hindi mo kailangang gawin iyon. Nang marinig ang sinabi ng kanyang ama, muling nag-init ang puso ni Jenny. Siya ay nasa pinakamalalim na takot at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa pinakakritikal na sandali, nagpakita ang kanyang ama. Ito ay isang pagpapala para kay Jenny. Hindi niya mailarawan ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Masakit ang kanyang lalamunan at lumuluha ang kanyang mga mata. Inubos niya ang kanyang lakas sa pagbigkas ng salitang, Dad. Ang isang salita ay napakahirap sabihin ni Jenny. Masakit ang kanyang lalamunan na parang hinihimas ng buhangin. Nakonsensya si Qingji nang makita ang ekspresyon ng kanyang anak. Sabi niya, I'm so sorry. Pagkasabi nito, tumalikod si Qingji at sinabi sa mga tao, ako ang ama ng nobya. Ang aking anak na babae ay napilitang pakasalan si Yuanba. Hindi niya ginustong maging asawa. Ngayon ay ipinapahayag ko na ang kasal ay walang bisa. Pwede ka nang umuwi. Napakatigas ng boses niya. Malinaw na narinig siya ng bawat isa. Nagulat ang mga taong naroroon. Alam nilang napipilitin si Jenny, pero laking gulat nila, napakayabang ng ama ni Jenny. Hindi niya pinansin ang pag-iral ni Yuanba. Natakot ang mga tao sa pamilya Zia sa sinabi niya. Bagamat si Qingji ang dating pinakatanyag na tao sa pamilya Zia, kahit ngayon siya ay napakabihirang. Ngunit paano niya maihahambing si Yuanba mula sa pamilya Zu? Si Yuanba ay isang demonyo na walang nang ahas na pukawin. Ngayon sinaktan siya ni Qingji sa publiko, hindi ba siya nagpapakamatay? Ang mga tao mula sa pamilya Zia ay nakaramdam ng kaba sa pag-uugali ni Qingji. Nanginginig ang matandang babae sa takot. Mas gusto niya si Qingji sa kanyang mga anak. Ngayon ay nabuhay na naman siya, ayaw niyang may mangyari muli sa kanyang anak. Dahil ikaw ang ama ng asawa ko, dapat bigyan mo kami ng basbas. Bakit mo kami paghihiwalayin? Nena si Yuanba nang marinig niya ang mga salita ni Qingji. My husband a legendary man. Kabanata 148, ibagsak siya sa unang pagkilos. Hindi pinansin ni Qingji Zia si Yuanba Zu mula pa noong una, at ngayong narinig niya ang mga salita ni Yuanba Zu, malamig niyang tiningnan si Yuanba Zu, hindi mo ba nakikita? Ayaw ka ng anak ko, kaya't ayokong magpakasal siya sa'yo. Matigas niyang sabi. Seryosong sabi ni Yuanba Zu, I don't need her to like me, I like her would be enough. Si Yuanba Zu ay hindi naniniwala sa ganitong bagay, wala siyang pakialam kung ang dalawang tao ay umibig sa isa't isa o hindi. Para sa kanya, dapat makuha niya lahat ng gusto niya. Malamig na sinabi ni Qingji Zia kay Yuanba Zu, ang iyong pamilya Zu ay hindi rin safe ngayon sa iyong walang katotohanan na kasal, kaya itigil ang paggawa ng kalokohan. Hindi nasiyahan si Yuanba Zu, walang makapagsasabi sa akin kung ano ang gagawin, bigyan kami ng iyong basbas o lumabas. Sa oras na ito, galit na si Yuanba Zu. Naiinip na rin siya.
Walang sino man sa stadium ang hindi natatakot sa galit ni Yuan Bazhu, at walang nang-ahas na saktan itong The Devil of the End. Si Qing Jizia, gayunpaman, ay walang pakialam kay Yuan Bazhu, at naglabas pa siya ng banta kay Yuan Bazhu, kung patuloy kang magmamatigas ng ganyan, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi magalang. Yuan Bazhu grit his teeth, you dare to threaten me. Hindi ka ba naniniwalang papatayin kita? Mukhang mamamatay tao si Yuan ba nang nagsasalita siya. Nang inag ang puso ni Jenny nang makita niya ito, at agad niyang sinabi kay Qing Ji, itay, napakagaling niyang makipaglaban. Umaasa si Jenny na mailigtas siya ng kanyang ama sa pagdurusa, ngunit nakita niya ng personal kung gaano kalakas at kalupit si Yuan Ba. Kapag naiirita niya si Yuan Ba, malalagay sa panganib ang kanyang ama, at ayaw ni Jenny na makipagsapalaran ang kanyang ama. Nagmamadali ding pumunta si Guilan Huang sa tabi ni Qing Jizia at pinaalalahanan siya sa mahinang boses, samaasang ayon ako, Qing Ji, napakalakas niya at walang awang pumapatay ng mga tao, huwag maging pabigla-bigla. Sinamba ni Guilan Huang si Qing Ji ng bulag. Umaasa siya na mapapahinto ni Qing Ji ang kasalang ito, ngunit ngayon ay tila wala na ring paraan si Qing Ji, at hindi niya nagawang talunin si Yuan Ba. Ayaw ni Guilan Huang na si Qing Ji ay bugbugin hanggang mamatay ni Yuan Ba. Maging si Mrs. Zia na matandang babae sa ilalim ng entablado ay hindi napigil ang sumigaw nang may pag-aalala kay Qing Ji, Qing Ji, huwag kang gumawa ng kalokohan. Walang pakialam ang matandang babae kay Jenny, ngunit labis niyang pinapahalagahan si Qing Ji, hindi lamang dahil si Qing Ji ang kanyang paboritong anak, ngunit higit sa lahat dahil si Qing Ji ang tanging pag-asa para sa naliligo na pamilyang Zia. Talagang ayaw ng matandang babae na harapin ni Qing Ji si Yuan Ba. Si Qing Ji ay hindi nakinig sa sinuman, at hindi rin siya natatakot kay Yuan Ba. Nanatili siyang malungkot at tiwala. Nang kinukumbinsi ng mga tao si Qing Ji, sinabi niya kay Ziki Yang Hua na nasa likuran niya, sabihin mo sa kanya na kumilos siya. Tumango si Ziki Yang Hua at agad na humakbang patungo kay Yuan Ba. Paglapit na paglapit niya kay Yuan Ba, walang sabi-sabing hinampas ni Ziki Yang Hua ang dibdib ni Yuan Ba. Bang! Direkta niyang hinampas si Yuan Ba, ngunit nanatiling tahimik si Yuan Ba. Biglang nagkasakit si Ziki Yang Hua. Kahit na hindi niya ginawa ang lahat ng kanyang pagsisikap, ang kapangyarihan ng kanyang palad ay tiyak na malakas, isang ordinaryong tao ay tiyak na nabugbog na, ngunit itong si Yuan Ba, hindi man lang siya umatras, na agad namang napagtanto ni Ziki Yang Hua na si Yuan Ba ay isang namungunang master. Siya ay isang makapangyarihang tao, huwag mong ipagkait ang iyong kakayahan. Tumayo si Qing Ji sa gilid at pinaalalahanan si Ziki Yang Hua. Si Ziki Yang Hua ay hindi nang ahas na magpahinga kahit isang segundo, muli niyang sinunggaban si Yuan Ba. Bang bang! Ilang beses tumama si Ziki Yang, malakas at matigas ang kanyang mga galaw, at patuloy niyang tinatamaan ang katawan ni Yuan Ba. Ang bawat pag-atake ay direktang tumatama sa katawan ni Yuan Ba, ngunit hindi nag-react si Yuan Ba, ang kanyang katawan ay parang isang bakal na kuta na hindi masisira, ang kanyang mga kalamnan ay hindi kapanipaniwalang matigas. Siya ay isang malakas na tao. Kumabog si Ziki Yang sa kanya, ngunit hindi siya makapagdulot ng anumang malaking pinsala kay Yuan Ba, sa kabaligtaran, ang kanyang sariling mga kamay at paa ay nakaramdam ng isang uri ng sakit na itinutulak pabalik mula kay Yuan Ba. Si Yuan Ba ay isang halimaw. Alam ni Ziki Yang Hua na walang kwenta ang magpatuloy, kaya agad niyang inilipat ang kanyang target, sumuko siya sa paghampas sa katawan ni Yuan Ba, ginamit niya ang dalawang daliri upang tusukin ang mga mata ni Yuan Ba. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nag-react si Yuan Ba, mahigpit niyang hinawakan at ikipit ang kanang kamay ni Ziki Yang. Kaagad pagkatapos, naikuyom ni Yuan Ba ang kanyang kamao at sumugod patungo sa dibdib ni Ziki Yang. Tsa! Ang lahat ng buto sa dibdib ni Ziki Yang ay nabali, at ang isang malaking subo ng sariwang dugo ay agad na bumulwak mula sa kanyang bibig, na napakakapal kahit na durog ang mga dulo, tila, lahat ng mga panloob na organo ni Ziki Yang ay nabasag ng suntok. Nang matapos si Yuan Ba, binitawan niya ang kamay ni Ziki Yang. Si Ziki Yang ay bumagsak sa lupa ng matigas, ang kanyang mga mata ay nakadilat pa, ngunit ang kanyang hininga ay nawala, siya ay patay na, at hindi siya matahimik sa kapayapaan. Isang suntok, isang buhay. Kinilabutan ang lahat. Takot na takot ang mga tao kaya marami pa ang nawalan ng boses at napahiyaw sa gulat. Ang maligaya na kapaligiran ay nawala, tanging kaguluhan at takot ang napuno sa stadium. Ang hangin ng bloodlust ay kumalat. I was just trying to get a wife, bakit kayo nagkakagulo, bakit kailangan nyo pa akong pilitin na patayin siya? Biglang umungol si Yuan Ba, puno ng galit. Pulang mga mata, may mantsa ng damit, siya ay tumingin lubhang nakakatakot. Ang lakas ni Yuan Ba ay lampas sa inaasahan ni Qing Ji. Napatingin si Qing Ji kay Ziki Yang sa lupa, pagkatapos ay tame time niyang sinabi kina Jenny at Guilan Huang, bumaba kayong dalawa. Naging multo ang mukha ni Jenny. Ang taong dinala ng papa niya ay pinatay ni Yuan Ba ng ganun-ganun lang, pinanood ni Jenny ang isang buhay na tao na namatay sa harapan niya, kinilabutan talaga siya, at mas lalong lumalim ang takot niya para kay Yuan Ba.
Ngayon, nang marinig niyang haharapin pa rin ni Chingji si Yuanba, mas natakot si Jenny. Pinayuhan niya si Chingji sa nanginginig na boses, "Tatay, hayaan mo na. Huwag mo siyang pakialaman." Natakot din si Guilan Huang, nanginginig ang kanyang puso, mabilis niya itong pananghinaan ng loob, "Chingji, huwag mo nang isipin iyon." Para kay Guilan Huang, ang pinakakakilakilabot na demonyo ni Yuanba, at kung patuloy na lalabanan ni Chingji si Yuanba, tiyak na mapahamak siya. Takot talaga si Guilan Huang na ang kanyang asawa, nakababalik lang na buhay, ay muling papatayin ng ganito. Sinabi ni Chingji sa malalim na boses, "Bumaba ka." Mga salitang hindi mapag-aalinlanganan. Alam ni Guilan Huang ang karakter ni Chingji, kung determinado siyang gumawa ng isang bagay, walang makakapagpabago sa kanya. Ang pananatili dito, magiging pabigat lamang siya, hindi banggitin ang pagtulong sa kanya. Kinagat ni Guilan ang kanyang mga ngipin at sa wakas ay sinabi kay Jenny, "Mas mabuting bumaba na tayo." Tapos hinayla ni Guilan si Jenny para lumabas ng stage. Ngayon, tanging sina Yuanba at Chingji ang nasa entablado. Hinarap ni Chingji si Yuanba at seryosong sinabi, "Para sa kapakanan ni Yung Shouzu, binigyan kita ng pagkakataon, ngunit dahil hindi mo iyon pinahalagahan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. My husband a legendary man. Kabanata 149, namamatay para iligtas ang kanyang anak." Sinabi yun ni Chingji Zia ng may mahinang boses, at wala pa rin siyang pakialam kahit na si Yuanba Zhu ay napakatigas na tao. Siya ay nakakagulat na isang daredevil. Bilang isang ama, maaari siyang mamatay para sa pagliligtas sa kanyang anak na babae, at walang ama na handang makita ang kanyang anak na babae na tumuntong sa isang kalaliman. Ngunit sa paggawa nito, maaaring itapon niya ang kanyang buhay sa walang kabuluhan, hindi ba? Lahat ng taong naroroon ay hindi napigil ang magbulong-bulong. Tinitigan ni Yuanba si Chingji ng masama at siniko siya, "Sa tingin mo ba ay matatalo mo ako?" Malamig na salita ang binitawan ni Chingji, "Talaga." Umungol si Yuanba, "Pumunta ka sa impyerno." Sa pagbagsak ng mga salita, si Yuanba ay sumugod kay Chingji ng may kalupitan at binigyan siya ng isang matatag na suntok sa sandaling siya ay dumating sa Chingji. Ang mga mata ni Chingji ay nagliwanag ng nakakaakit na tingin nang hindi ginagalaw ang kanyang katawan at tinaga ang pulso ni Yuanba gamit ang kanyang nerbiyosong kamay habang hinahampas ni Yuanba ang kanyang ulo. Biglang umikot ang kamao ni Yuanba at walang ibang natamaan kundi hangin sa wakas. Ang suntok ay hindi nakuha, at pagkatapos ay binigyan ni Yuanba si Chingji ng isang pakirandam na galit na galit. Napakaliksi ni Chingji, iniunat ang kanyang paa upang sipain ang bukong-bukong ni Yuanba sa sandaling itinaas ni Yuanba ang kanyang paa. Bilang resulta, hindi natupad ang layunin ni Yuanba. Boom boom boom. Kakayanin ni Chingji ang mga pag-atake ni Yuanba nang may mga kasanayan sa bawat oras, gaano man kalakas ang lakas at gaano man kabilis. Nang makita ang sitwasyon, makikita na mas malakas si Chingji. Bagamat nagtataglay ng malakas na puwersa si Yuanba, hindi pa rin niya mapapanalo ang Chingji. At ang sandaling iyon ay talagang ikinagulat ng lahat ng naroroon. Inakala ng lahat na pinapatay ni Chingji ang kanyang sarili nang hindi sila nakarating sa loob ng 1 milya ng ilabanan at dapat siyang bagsakan ni Yuanba, nakakilakilabot na nakita ng lahat. Ngunit sino ang nakakaalam na hindi pa rin matamaan ni Yuanba si Chingji kahit gaano pa siya kalakas. Si Chingji Zia ay talagang makapangyarihan sa pagiging pawang. Alam ng lahat na ang ama ng bride-to-be ay isang alas. Namangha ang pamilya Zia sa panonood ng gawa ni Chingji. Sa nakaraan, maaari ring lumaban si Chingji, ngunit sa pamamagitan lamang ng karaniwang puwersa. Ngunit ngayon, tahimik na siya sa mga nakaraang panahon, tulad ng ibang tao, na hindi lamang marunong lumaban, at ang punto ay, ang kanyang kung fu ay napaka-authentic na may natatanging husay, at ang lahat ng mga galaw ay kahanay sa isang martial master, na gumagawa. Ang madla ay nakasisilaw at nahihilo tungkol dito. Sa wakas ay nanambalik ang pag-asa sa puso ng pamilya Zia. Ngunit si Jenny Zia at Guilan Huang ay labis na nasa sabik. Talagang nag-aalala sila na si Chingji ay matatamaan ng marahas ni Yuanba noon, ngunit ngayon, nang makitang si Chingji ay may ganoong kasanayan sa martial arts, sila ay napanatag, kasabay nito, nagulat at nasa sabik. Ilang maliwanag na ningning ang sumilay sa kanilang mga mata, na siyang liwanag ng pag-asa. Ang pag-uugali ni Yuanba ay may hangganan sa kabaliwan sa entablado. Naisip niya na kaya niyang patayin si Chingji pagkatapos ng ilang rounds, gayunpaman, hindi niya mahawakan si Chingji pagkatapos ng 12-12 ng mga laban na naging dahilan ng pagkabalisa niya. Sumambulat ang galit sa mabilis na paggalaw at walang awa na trick. Ho, ho, ho. Ang tunog na ginawa ni Yuanba ay humagulgol sa gym, na parang pinupunit ang hangin sa pamamagitan ng kanyang kamao. Si Yuanba ay isang halimaw talaga. Ang kanyang katawan ay tiyak na naiiba sa normal mula sa pagsilang. Ang lahat ng kanyang kalamnan ay matigas at ang kanyang enerhiya ay walang tigil. Siya ay isang kababalaghan sa martial arts at ang lakas ay napakalaki.
ang kanyang kapangyarihan ay naging sapat na halos maging pervert sa kanyang pagtanda. Ayaw ni Yuan Bo na magsanay ng martial art, ngunit ang likas na kalamangan ay ginawa siyang hindi malulutas. Halos walang makakatalo sa kanya at walang makakahawak sa kanyang mga kamao. Lahat ng bongga ay wala sa harap ng pinakamalakas na kapangyarihan. Sina Zhang Heike at Ziki Yanghua ay parehong first-class master, na ang martial arts ay umabot sa pinakamataas na antas. Ngunit pareho silang mahina sa harap ni Yuan Bo, na isang indikasyon kung gaano kaperwisyo si Yuan Bo. Kaya lang, ang martial arts attainments ng Qing Ji ay napakalaki. Kaya, kayang harapin ni Qing Ji ang sitwasyon ng maayos kahit gaano pa kadement si Yuan Bo. Hindi siya nagmamadaling gumawa ng unang hakbang, sa halip na tumalikod lang siya at sabay na pinagmasdan si Yuan Bo. Unti-unti, naunawaan ni Qing Ji ang paraan ng pakikipaglaban sa hanggal na ito pagkatapos ng ilang sandali. At pagkatapos ay hindi na siya naghintay, nakahanap ng butas ng Yuan Bo noong nag-aaway sila. Bigla niyang pinitik ang ulo ni Yuan Bo gamit ang dalawang daliri niya. Si Yuan Bo ay sinaktan ni Qing Ji ng walang anumang paghahanda, na nagpabulag sa kanya. Ipinagpatuloy ni Qing Ji ang pagpalo sa kanya habang si Yuan Bo ay nahihilo, patuloy na hinahampas siya ng kanyang kamao. Nakakuha si Yuan Bo ng maraming padang ngunit kaya pa rin niya ang mga kamao mula kay Qing Ji. Ngunit ang kamao ni Qing Ji ay nasis Ira. Bawat suntok ni Qing Ji ay parang isang cartridge na pinaputok, na tila some Ira sa mundo. Hindi mabilang na mga shell ang tumama kay Yuan Bo, na nagpa-atres sa kanya ng walang tigil. At biglang bumangon sa ere si King Zi nang hindi nagdalawang isip at sinipa ang dibdib ni Yuan Bo mula sa ere. Pwe! Isang subo ng dugo ang lumabas sa bibig ni Yuan Bo, kasabay nito, ang buong malakas na katawan ay bumagsak mula sa entablado at bumagsak sa lupa. Mayroon kasing master sa Jiangdong Province. Oo, masyadong makapangyarihan ang taong ito. No wonder naglakas loob siyang isabotahe ang kasal. Bilang isang mataas na antas na master, lahat ay dapat maging magalang sa kanya, kahit na ang mga miyembro ng pamilya ni Zhu. Ang mga manonood ay nagulat lahat at gumagawa ng mga puna sa lahat ng oras. Nang makita ang kanyang asawa na nanalo sa kakilakilabot na tulala, si Guilan ay tumalon sa isang nasa sabik na mod. Ngayon, naisip niya na ang kanyang asawa ang pinakamalakas na lalaki sa mundo, kahit na sa universo, at lalo niyang hinahangaan si Qing Ji. My husband a legendary man. Kabanata 150, making a killing. Nang makita ang pagkatalo ni Yuan Bo Zhu, ang mga kabataang mayayaman ng Supercars Association, na ang mga mukha ay agad na nagbago, at si Yiming Fan, na natalo ni Ziki Yanghua kanina, ay sumugod pa kay Yuan Bo at nagtanong na may pag-aalala sa mukha, Master Zhu, ikaw ba ay okay? Pagkasabi niyo na yumuko siya, handang tulungang makatayo si Yuan Bo. Bam! Si Yuan Bo, na nasa lupa, ay bigla niyang inihagis ang kanyang braso kay Yiming na agad na nahulog sa gilid na parang nalalagas na dahon. Natahimik bigla ang eksena. Napabuntong hininga ang lahat na nakatingin kay Yuan Bo. Habang nanonood ang mga manonood, dahan-dahang bumangon si Yuan Bo mula sa lupa, tumayo siya ng tuwid at tuwid habang ang kanyang mukha ay baluktot at nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay sobrang pula na halos kulay ube, at siya ay tila isang nakakatakot na aparisyon. Ah, biglang umungol si Yuan Bo sa langit. Isang surge of energy ang sumabog mula sa kanya, ang kanyang katawan ay tila namamaga, at ang kanyang suit, na nakatali sa nakikitang bilis, ay tuluyang gumuho. Banal na poop. Nababaliw na si Master. Lumayo ang lahat sa kanya. Nasa kasala ng ilang miyembro ng pamilya ni Zhu, at mas kilala nila si Yuan Bo kaysa sa lahat ng naroroon. Napakalinaw nila na si Yuan Bo ay ganap na magagalit kapag siya ay nasa galit. Higit pa, kapag siya ay baliw, itatatwa niya ang kanyang mga kamag-anak, at iyon ay lubhang nakakatakot. Kaya, ang bawat miyembro ng pamilya Zhu ay sumigaw ng mga salitang iyon nang walang pag-aalinlangan. Naramdaman na ng mga taong nakaupo malapit sa entablado ang napakapangit na aura ni Yuan Bo, at nang marinig nilang muli ang dagandong na ito, agad silang nataranta at tumakas sa lahat ng direksyon. Bam! 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 Si Yuan Bo, na nasa isang baliw na estado, hindi alintana ang sinuman, siya ay tulad ng isang baliw na toro, nagrampa at pumapatay ng kusa, at sinumang maabyutin niya ay pinatay sa isang suntok. At sinubukan ng ilang taon na tumakas, lahat ng mga braso nila ay pinunit niya. Sa isang kisap mata, limang katao ang nasawi sa lugar. Ang gymnasium ay tila naging isang larangan ng digmaan sa isang iglap. Ang arena ay napuno ng lahat ng uri ng kahabag-habag na hiyawan, at hiyawan ng takot. Ang hitsura ni Qing Ji Zia sa entablado ay nagbago ng husto, at agad siyang tumalon mula sa entablado upang pigilan si Yuan Bo na nasa isang killing spree. Boom! Agad na nag-away ang dalawa, si Qing Ji pa rin ang lalaki, ngunit si Yuan Bo ay hindi nakatulad kanina. Siya ay tulad ng isang Saiyan na nagbago, ganap na nagbago mula sa loob palabas. Siya ay hindi na isang tanga na may malupit na lakas, ngunit isang marahas at hindi pangkaraniwang baliw.
Nadagdagan ang puot, tumindi ang puwersa, na parang lahat ng mga sel ng labanan sa kanyang katawan ay naisaaktibo, kung ang bilis o leksi, ay lubos na pinahusay. Sa pagharap sa gayong Yuan Ba, si Ching Ji ay hindi na maging kalmado at kalmado, at naramdaman niya ang isang hindi nakikitang presyon at isang walang katapusang daloy ng karahasan at momentum na nagmumula kay Yuan Ba. Ang mga pag-atake ni Yuan Ba ay payak at hindi organisado, at malinaw na siya ay ganap na baliw at nagnangalit ng walang pinipili, ngunit sa hindi malamang paraan, ito ay isang baliw na tao na hindi malaman ng Ching Ji ang kanyang pattern o hindi makahanap ng angkop na tagumpay. Si Ching Ji ay patuloy na umiikot sa kanya, sinusubukan ang kanyang makakaya na pigilan siya. Karamihan sa mga tao sa paligid ng entablado ay umatras sa malayo, at ang mga manunood ay ginawa ang kanilang makakaya upang umatras din, walang sino man ang nang-ahas na lumapit kay Yuan Ba ang uhaw sa dugo, baliw na baliw. Sa mga taong naroroon, si Ching Ji ang tagapagligtas, tanging siya lamang ang makakapigil kay Yuan Ba mula sa masaker, kung hindi, walang masasabi kung gaano karaming tao ang kailangang makaharap sa pagpatay kay Yuan Ba. Walang sino man doon ang nang-ahas na ma-relieve, dahil ang Yuan Ba sa oras na iyon ay napakalakas na ang lahat ay hindi man lang sigurado kung masusupol siya ni Ching Ji o hindi. Kaya, nag-alala ang mga tao at pinanood ang laban ni na Ching Ji at Yuan Ba ng may matinding kaba, bawat isa sa kanila ay umaasa sa kanilang puso na mabilis na matatalo ni Ching Ji ang nakamamatay na demonyong ito. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon at nagpatuloy ang labanan, walang katibayan na kaya ni Ching Ji na masupol si Yuan Ba, sa halip, si Ching Ji ay tila pagod, pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Ang lakas ni Ching Ji ay talagang mahusay, sa paglipas ng mga taon ay patuloy siyang nagsasanay ng martial arts, at ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay umuunlad. Siya ay maaaring ituring na isang nangungunang eksperto, ngunit siya ay walang magawa sa harap ni Yuan Ba, ang halimaw na ito ng isang hangal, na ang lakas ay tunay na walang katapusan, bukod pa rito, kapag mas tinamaan siya ni Ching Ji ay nagiging mas malakas at marahas siya. Hindi maihahambing ni Ching Ji kay Yuan Ba kung ito ay ang kakayahang makatiis ng mga suntok o ang lakas ng kanyang katawan. Siya ka, kaya niyang makabuhol-buhol si Yuan Ba ng matagal, gamit lamang ang kanyang panloob na lakas. Ngunit bilang isang martial artist, ang pagbibigay ng kanyang panloob na lakas ay isang pagkilos ng pag-ubos ng kanyang vital energy, at alam ni Ching Ji na kung patuloy siyang lalaban ng ganito, tiyak na matatalo siya, at matatalo siya pagkatapos. Kaya kailangan niyang makipagsapalaran habang nasa forma pa siya. Nang bumasag ang kamao ni Yuan Ba, sa oras na iyon, hindi na umiwas si Ching Ji, habang pinipisil niya ang kamao ng kanyang kanang kamay at pagkatapos ay ginamit ang lahat ng kanyang panloob na lakas upang sumabog pasulong. Bam! Nagbanggaan ang dalawang kamao, at isang malakas na alo ng enerhiya ang lumabas mula sa dalawa. Sa isang segundo, ang mukha ni Ching Ji ay lubhang na-distort dahil ang kapangyarihan mula sa kamao ni Yuan Ba ay talagang hindi mapigilan, ang kanang braso ni Ching Ji ay nataman hanggang sa punto kung saan siya ay ganap na nawala ng malay, at ang kanyang katawan, din, ay nagduse ng napakalaking pinsala. Nakaramdam ng pagkagulat si Ching Ji, ngunit, hindi na siya nagkaroon ng karagdagang oras para isipin, ang kabilang kamay ni Yuan Ba, ay pinisil-pisil na sa isang kamao at marahas na hinampas siya. Bam! Ulit! Lumipad ang buong katawan ni King Zi at pagkatapos ay bumagsak ng malakas sa lupa. Tatay, Ching Ji, sina Jenny Zia at Guilan Huang, sa sandaling makita nila si Ching Ji na bumagsak sa lupa pagkatapos na masugatan ng husto, sinugod siya ng walang pakialam sa mundo. Ang isang ordinaryong tao pagkatapos makuha ang suntok ni Yuan Ba ay mamamatay, ngunit si Ching Ji ay hindi isang ordinaryong tao, kaya dinala niya ang suntok ni Yuan Ba at hindi namatay. Ngunit hindi magaan ang mga sugat na natamo niya, nang hina ang buong katawan niya. Matapos lumapit sa kanya sina Guilan at Jenny, sumigaw si Ching Ji, pabayaan mo ako. Tumakbo ka lang, mamamatay kayong lahat. Si Yuan Ba ay parang isang mabangis na hayop na galit na umuungal. Pagkatapos ng dagandong, humakbang siya patungo sa pamilya ni Jenny sa kanyang uhaw sa dugo at mamamatay tao na aura.